Tuloy ang paghahanda ng ilang ospital sa posibleng pagdami ng firecracker-related injuries habang papalapit ang salubong sa bagong taon. At kaugnayan, makapanayan po natin si Dr. Jover Silahe, the fourth mula sa Department of Surgery ng Quirino Memorial Medical Center. Magandang umaga po, Dr. Silahe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon po, gaano na karami yung nadala sa inyong ospital dahil po sa mga firecracker-related injuries? So far po, nakatala kami ng tatlo pa lamang. No? Puro mga minor injuries lang naman po itong mga to. Ah, minor pa lang po. Wala pang napuputulan? Wala pa po. Mm-hmm. Ano po mga klaseng paputok yung madalas ay magdulot po ng injuries dyan? Ito pong mga dumating sa atin ngayon, isa pong napaso ng luces, isang nasabugan ng whistle bomb at isang sa kasamaang palad nakalunok ng Watusi. Mm-hmm. Inaasahan natin mas darami pa po ang magpapaputok sa December 31, bisperas po ng bagong taon. Kamusta po ang ospital natin, yung paghahanda po dyan? Handang-handa po kami. Lagi naman po kami naghahanda. Kasama po ang aming nursing staff sa emergency department, ang Department of Emergency Medicine, kami po sa Department of Surgery at ang Department of Orthopedics. Mm-hmm. Bukod po sa paputok, may mga pasyente rin po bang may Noche Buena related incident? Alta presyon, stroke? Traditionally po na tumataas ang mga high blood, yung mga hinihika dahil sa usok ng paputok. At madalas pong may mga ganong pangyayari. Kaya handa rin po yung ating Department of Internal Medicine para sa ganon. Opo, paalala lang po, Doktor, sa mga sasalubong sa bagong taon. Well, of course, iwas tayo sa paputok. Huwag masyadong uminom at yung ating diet in moderation pa rin po. Maraming salamat. Ingat din po kayo, Dr. Joel Silahe, the fourth ng Quirino Memorial Medical Center. Salamat po.